tayong mga mami ay marunong magluto para mabibigay natin at masiserve natin sa ating mga anak ang healthy at mura pang pagkain. Hi mga mami! Magluluto tayo ng beef kare-kare. So, ito ang mga ingredients na halo ng ating kare-kare. Meron tayong puso ng saging, pechay, talong, sitaw, at itong ating bulalo beef. So, syempre, meron tayong asin, paminta, at meron tayong peanut butter. Meron din tayong harina na pampalapot ng ating sabaw. Beef cubes and kare-kare mix. Tara, umpisahan na natin mga mami. Minsan talaga mga mami ay nagki-crave ang ating mga kids ng mga masasarap na pagkain at masustansya. Isa to sa mga paborito ng mga bata at isa rin to sa mga paborito nating mga daddy at mami. So talagang may time po talaga na nagluluto po si Mami Rain. Kaya eto na, umpisahan na natin! Sibuyas at bawang. So, mag-start na tayo mag-isa ng ating sibuyas at bawang. Ayan. Unang ginawa ko ay nilaga ko muna ang ating karne. Ayan. Kasi yung pinaka sabaw niya ay yun yung ilalagay natin mamayang pang sabaw sa ating kare-kare. So, tara na. Mag-isa na tayo. Lagay ang sibuyas. So, nasa sa inyo kung anong gusto nyo. Red sibuyas or white sibuyas, okay lang. Pwede. At isusunod na natin ang bawang. Nakita niyo medyo golden brown na. Sunod na natin ang karne. Lalagay na natin ang beef na tapos ko na pong nilaga to ha. So, ayan ang ating bulalong baka. Gisa muna natin. And then, after 5 minutes, pag medyo okay na siya, ilalagay ko yung kanyang stocks or yung kanyang pinaglagaan para mas malasa. So, ito yung nasa ilalim. Mamaya, yan ang isasabaw natin, mga mami, para mas malasa ang ating kare-kare. Okay? Habang nag-aantay tayo yan, gagawin na natin ang ating pampalapot. Konting harina para sa ating pampalapot sa ating sabaw. So, wala akong aswete ngayon, kaya bumili na lang muna ako ng kare-kare mix ng McCorney. So, let's go! So, ngayon, lalagyan na natin ng stock or sabaw ang ating karne. So, ayan din ang gagamitin natin. Yung pinaglagaan para mas malasa pa din ang ating kare-kare. So, maghintay tayo hanggang sa kumulo.
habang hinihintay natin yan mga mami, gagawa muna tayo ng ating pampalapot at ang ating kare-kare mix. Harinan, ang gagawin natin pampalapot, so lalagyan lang natin ng tubig. Kahit half glass of water, pwede na yan. And then, kailangan nating tunawin, syempre. Para mamaya, meron na tayong pampalapot sa ating kare-kare. Ayan. Syempre, dahil hindi tayo nakabili ng aswete para pampakulay ng ating kare-kare, bumili na rin ako ng McCormick na kare-kare recipe mix. So, ayan, meron na tayong pampalapot. Ang next natin is tutunawin na natin tong ating McCormick na mix. Okay? Sabay na rin natin yan sa pagtunaw. Ayan ang ating mix. Pero pwede kayong mag-natural aswete lang po ang inyong tutunawin. So, ito, lagyan din natin ng tubig. Kalahating glass of water. Ayan. And then, syempre, kailangan na natin haluin para pag nilagay natin doon, hindi siya namumuo. Kung meron kayong peanut, okay din po yun. Pero dahil wala tayong peanut na dinikdik, so meron akong peanut butter. So, yan ang ilalagay natin mamaya. So, tunaw na ang ating mixing. Sa patunaw na tunaw para hindi mamuo mamaya pag nilagay natin sa sabaw. So, sobrang sarap na ito mamaya. So, okay na ang ating mixing powder. And then, ang ating harina na pampalapot. Let's go! Silipin na natin. Habang hinihintay natin kumulo, ay maghuhugas muna tayo ng ating mga pangsahog o ang mga gulay. After 5 minutes, kumukulo na, ilalagay na natin ang ating kare-kare mix. Haluin lang natin. Ayan, as you can see, nag-color na siya kasi may halo din naman yung aswete. Yan ang magpapakulay sa ating kare-kare. Ayan. Hindi kasi ako nakabili sa palengke kaya ayan na lang po muna ang ating nilagay. So, may mix na siya, may lasa na rin siya. So, medium lang po ang ating apoy para hindi po siya masunog. So, adjust lang natin. Okay? Maglalagay tayo ng pampalapot maya-maya. Ayan. Para matimplahan natin, lagyan natin ng asin or patis. Ngayon ay titimplahan na natin. So, may na-ready na ako dito na paminta kasi mahilig ako sa medyo maanghang siya. Tapos, lagyan din natin ng asin. Ayan, ready na yan siya. Mga 2 teaspoon. Ayan. And then, haluin po natin. So, pag gusto ng mas malapot, di ba nag-ready tayo ng harina? Ayan. Amoy masarap. So, ngayon ay lalagyan na natin ng pampalapot. So, ayan na. Ilalagay ko na ang ating pampalapot o ang harina. Ayan. Make sure lang na nahalo na natin siya para hindi siya magbuo-buo. Ayan. So, masarap po ang kare-kare kung meron tayong ginisang bagoong. So, kahapon ay nakapagluto na ako ng ating ginisang bagoong. Ayan. Perfect yan sa ating kare-kare. Tikman natin. So, nilagyan ko na siya ng asin at paminta. Titikman ko ngayon kung okay na. Pwede na. Hindi na siya ganun kaalat, hindi siya matabang. Saktong-sakto lang ang kanyang lasa. Sobra. Sarap. Dintayin po muna natin ng
5 minutes pa. And then, ang una natin ilalagay ay ang sitaw. Pero syempre, bago natin lagay ang gulay, ilalagay ko muna ang ating peanut butter. So, ito na ang ating peanut butter. Ilalagay na natin. Ilalagay ay ang sitaw. Yan. After ng sitaw, ininext natin ang talong. And then, ang puso ng saging. Huli-huli natin ilalagay ang pechay kasi mas maganda yun ang medyo hilaw siya. Kumbaga, half cook lang ating pechay. Pangit siya pag overcook. Pag kasi nisipag, mas maganda po na set aside yung gulay, ilalaga mo siya. Pero dahil nagmamadali tayo at gutom ng ating mga kids, pwede po natin diretsyang ganyan ng gagawin natin na procedure. Pero kung may time ka, pwede mo pong ilaga ang mga gulay and then set aside. Okay? Ang next natin ay ang talong. Ay, sorry. Itubig pala. Ayan, next natin ay ang talong. Ayan. Ayan. Napakasustansya kasi napakaraming gulay. Ng ating kare-kare. Pag binili ito sa restaurant, mga mami, mahal. Kaya kung kaya nyo naman gawin sa bahay, gawin na lang. Malaki ang matitipid. Kahit tanghalian, gabihan, pwede na ito. Ang susunod natin ilalagay ay ang puso ng saging. So, ang sarap na ito sa kare-kare. Yan ang ating puso ng saging. Ilalagay ang ating pechay. Kitang-kita nyo, creamy na creamy ang ating kare-kare. Luto na ang ating gulay. Saka na natin ilalagay ang ating pechay. So, yan. Pwede na natin patayin ang ating apoy kasi mainit naman po yan. Kayang-kaya na po lutuin ang ating pechay. Kasi mas gusto ko dito is hindi masyadong lutong-luto. Ayan. Maluluto lang siya sa init ng ating yan, mga mami, luto na ang ating beef kare-kare. Pwede na natin ihain. Looks yummy. Luto na ang ating beef kare-kare, mga mami. Tara na, let's eat! Tayong mga mami ay marunong magluto para mabibigay natin at masiserve natin sa ating mga anak ang healthy at mura pang pagkain. Thank you so much, mga mami! Kain na!